Hello guys, so this is our second topic under sa chapter 3, tension members of steel design. Pero syempre, bago natin i-discuss ito, i-recall lang natin kung ano yung mga na-realize natin sa pag-solve ng mga problems under sa simple connections. Hindi ba nag-solve tayo ng gross area, ayan, saka ng area net, na kung saan yung area net natin, ginagawa nating area or effective net area. So, ano napansin natin? Karaniwan or halos sa lahat ng problem natin, nakakuha tayo ng safe or maximum safe value na tensile strength sa AN or sa effective net area. Bakit? Kasi dun nga mahina yung connection ng ating member na kung saan nakitear out or napupunit yung ating tension member. Na kung saan sa yielding, malakas-lakas yung strength ng ating member. Pero syempre, imposible naman talaga na makagawa tayo ng member na hindi natin siya i-coconnect gamit yung bolts. Bolts, hindi ba? Not unless kung gagamit tayo ng weld. Pero let's say na bolt connection tayo, so imposible na hindi natin mabutasan yung ating member. So anong gagawin natin since gagamit tayo ng bolt connection? So, para medyo lumakas-lakas yung strength natin sa fracture failure, ang kailangan lamang is one line. Okay? One line of bolt connection lamang ang gagamitin natin. So, if you say one line, yun yung one-layered simple connection. Yung iba kasing book, kagaya ni William T. Segui, ang gamit niyang term is one line. Ang pagkakaintindi ko kasi sa one line is paganyan, okay? So, siguro sa atin, mas maganda na ang sabihin natin is one layer. Okay, so one layer connection. Bakit? Kapag one layer connection kasi, isang butas lang ang present dun sa ating member. Ngayon, hindi kasi pwedeng ganun lang. Okay? So, kunwari, ito yung ating member, then ang gusto natin, one line lang para isa lamang yung butas na present sa ating member. So, ang gagawin natin, lagyan natin ng connection dyan, ayan pa, ng bolt, okay, halos magdikit-dikit na sila. Or sabihin natin ang mahaba yung nakakonek, ayan, tapos nagdagdag tayo ng bolt. So one line, then apat na bolt. So ibig sabihin, yung apat na bolts na yun is maghahati-hati doon sa ating applied force, hindi ba? So mas lalakas yung ating connection, pero hindi kasi pwede yun. Kasi meron tayong limitation in connection, ayan. Since there are space limitation in a connection, more than one layer is necessary to accommodate the needed number of bolts in a connection. So, ano yun? Ito yun. Okay? Meron tayong limit. Okay? Sabi natin, let's say distance X. So, ito yung limit ng ating connection. So, since meron tayong limit, hindi natin pwedeng i-extend yung ating member ng ganito. Okay? So, ano gagawin natin? Kakailanganin natin ng more than one layer. So, sabihin natin two-layered simple connection. Kung magto-two-layered simple connection tayo, ang magiging present na sa failure, okay, or present na sa fracture failure is dalawang butas. Ibig sabihin, from one layer na medyo malakas-lakas ang ating strength sa fracture failure, dito, masihina siya kasi nagkaroon tayo ng two-layered simple connection. Ngayon, para ma-account yung ganung ganong condition, okay, or ganong situation sa bolt connection, mag-isip tayo ng iba pang connection, okay? So, yung mga experiments noon, gumawa sila ng type of connection, and that connection is what we call the staggered connection, ayan. So, this type of bolt arrangement is used to maximize the effective or usable area, ayan, effective or usable area in a connection. So, paano? Okay, so ang staggered connection kasi is ganito. Alternate sila. Ayan. Okay? Let's say, medyo yun natin dito. Ayan. Oops. Then, lagay pa tayo dito. Ayan. So, paano natin mamamaximize? Kasi sabi niya rito, maximize eh. Okay, take note natin ito ha. Itong type of connection na rin nito is nagmamaximize ng effective or usable area. So, saan ba manggagaling ang if you say effective usable area, this is effective or usable net area. Kasi nga, syempre, bolt connection tayo. So, paano mangyayari yun? Napansin ninyo sa simple failure lang natin sa simple connection, ganito lang siya, di ba? Straight.
So, ibig sabihin, yung width gross natin na ginagamit sa yielding, okay, is babawas natin para sa fracture failure. Pero, what if ganitong connection? Anong mangyayari sa fracture? Kasi alam naman natin, ang yielding dito, sa gross area. So, paano naman kapag staggered connection? Mag-i-start siya rito. Then, gaganto siya. Okay, then, gaganto. Okay, so ito yung tinatawag natin na failure path. So, anong napansin natin? Dito kasi, ang haba ng path or failure path natin is mas maliit compare dito. Imagine, pareha sila ng width gross. Yes, width gross yan. Pareha sila ng width gross. Then, pareha sila ng distance dito. Okay, yan. Pero dito, magkaiba na sila ng distance. Hindi ba? Or, yes, distance. So, mangyari, mas lalaki. Okay? This area, okay, sa area 1, tapos ito naman, sabihin nating area 2, okay, yung ating area 1 is greater than area 2. Okay? Kasi nga, humaba yung part na to. Okay? So, ito yung staggered connection. So, dito tayo marirealize na kapag mas malaking area, ibig sabihin, mas malakas yung tensile strength ng ating member kesa dito sa area 2. So, yun yung kagandahan ng staggered connection. Kaso, malimit rin siyang ginagamit sa connection. Kaya napapansin ninyo, puro simple connections lang ang meron ninyong, or makikita ninyo, or ma-observe ninyo sa actual. Kasi kapag staggered connection, nahihirapan silang mag-design. Okay? Kaya mas madaling i-design yung simple connection. Pero, syempre, mas maganda nga naman yung staggered connection kasi dito natin marirealize eh, hindi ba? Na mas malaking area na makukuha natin sa staggered connection, which is, kapag ito yung mas malaking area, ang mangyayari, hindi na siya yung magiging maximum safe tensile strength. So, hahanap pa tayo ng iba pang area na mas maliit. Actually, nung nag-check ako ng mga problem sa staggered connection, meron ako na-encounter na problem na kung saan mas nag-fail pa, okay? Or mas nag-govern or nag-control pa sa failure is yung sa yielding, okay? Ibig sabihin, mas malakas pa yung strength dito sa staggered connection failure kesa dito sa yielding, o diba? So, ibig sabihin, effective talaga ang staggered connection kesa sa simple connection lamang. Okay, pero syempre, in actual, mas madaling gawin. Okay, and yes, mas madaling gawin and not time-consuming ang simple connection. Okay, so according to NCP 2015 sa section 504.3.2 net area, okay, nakalagay dito, ito yung asterisk, okay? So kung naalala ninyo doon sa natin, sa tawag rito, sa pinaka-introduction ba natin yun? Okay, or sa introduction ng tension member, meron ng asterisk under sa 504.3.2 net area. So ito po yun, okay? Kasi hindi ko pa siya diniscuss doon sa introduction dahil about to sa staggered connection. Kasi hiniwalay natin yung discussion ng staggered connection. Okay? So ayon dito, for a chain of hose extending across a part in any diagonal, any diagonal or zigzag line, ito yun, okay, the net width of the part shall be obtained by deducting, yan, by deducting from the gross width with the sum of the diameters or slot dimensions as provided in section 510.3.2 of all holes in the chain and adding for each gauge in the chain, the quantity, okay, is x squared over 4G. So, ano ibig sabihin nun? Hindi ko alam. Hindi ko naintindihan. Joke lang. Ang haba kasi ng sinabi ko dito, no? Nung binasa natin. Anyway, ang ibig sabihin lang niya dyan is ganito. Okay? Ang sabi niya, sa width gross, para makuha natin ang net width, okay? Ang gagawin natin, yung width gross natin is babawasan natin ng, of course, yung mga diameter natin sa yung diameter natin sa holes. Okay, yung effective hole diameters. Okay, so, WG or width gross minus the summation of all diameters. Okay, then, yung mga diameter na present, okay, under sa
staggered connection is ima-minus rin natin sa width cross. Yan. Pero tatawagin natin yun as D prime. And then, yung D prime natin is equivalent to, okay? So, D prime is equivalent to yung diameter, okay, ng ating hole. Then, ima-minus natin yung para sa staggered connection. Yun yung S squared over 4G. Okay? So, ngayon, kung i-equate natin to or i-substitute natin itong D prime dito sa equation natin sa WN, ang equation natin is magiging ganito. So, WG minus summation of D. Then, ito, substitute natin. So, ibig sabihin, itong D na to, okay, is magiging negative, no? Dito, no? Then, pagkasamahin natin dito yan. Okay, i-add natin siya. So, negative-negative, yun na yun. Dito na yan. Then, kung ito negative, then multiplied by negative, magiging positive. So, plus, okay, summation of all S squared over 4G. So, lahat ng staggered, okay? Lahat ng staggered and, of course, yung merong gauge. So, ngayon, ito yung ating equation for net width. Okay? Or magbabago rito natin solution na to kasi sa mga ibang problem mas maganda kasi na kunin na kagad natin yung area, okay, yung gross area and then i-minus na lang natin lahat ng bolts saka yung bolts na present dun sa staggered connection, okay? So mas magandang gamitin niyo sa mga white flange or I shape or sa S shape na member, okay? Kasi itong W net, okay, or net net width is magandang gamitin kapag ano, kapag ano type, ano yun, type of member, angle bar, okay, or sa channel, okay, or sa C channel, mas magandang gamitin tong net width. So ito possible pang magbago pero pares pa rin naman dapat ang makuha natin na value ng area. Okay? So ngayon, ano yung S? So the S is the longitudinal center to center spacing or pitch of any consecutive hose. So if you say longitudinal, okay, parallel siya dun sa axis na or parallel siya dun sa ating tensile force. So ang axis kasi natin na longitudinal is ito. Ayan. So this is our longitudinal axis and this is our transverse axis which is Y axis. Okay? So sabi niya rito, yung S daw is the longitudinal center to center spacing. Okay? Sabihin, parallel siya sa ating X axis. So ito yung mga S. Yeah. Yan yung mga S or pitch. Possible na iba-ibang distance yan. Sabi natin S1, S2, S3, and S4. Then, gauge, okay, or G is a transverse center to center spacing or gauge between fastener gauge lines in millimeters. So, if we say transverse, that is perpendicular to the longitudinal axis. At ang perpendicular sa kanya is Y. Okay, so, ito yung ating gauge. Ayan. So, this is our gauge distance. Okay? So, for angles, the gauge for holes in opposite adjacent legs shall be the sum of the gauge from the back of the angles less the thickness. Okay? Sabi rin ito for angles, yung gauge for holes in opposite, okay, opposite adjacent angles shall be the sum, okay, sum of the gauge from the back of the angles less than the thickness. Yan. Actually, hindi lagi applicable to. Applicable lang to sa constant, ano, constant thickness. Yan. So, dito nalilito yung iba kasing ano, estudyante. Sometimes kasi, yung binibigay ng ano ng professor is magkaiba yung thickness ng angle bar or magkaiba yung thickness ng flange or ng web. Kasi di ba naalala ninyo nung nag-solve tayo ng ano ng area determination, di ba diniscuss natin dun na pwede nating gawing plate yung angle bar. Tapos, minaminus natin yung mga thickness. Diba, tinuro namin dun. So, itong ano na to, itong nasa NSCP 2050 na to, is applicable lamang sa constant thickness. Kasi sabi niya, less the thickness eh. Yun lang. Pero kung tutuusin, kapag magkaiba yung thickness ng ating element, okay, or nung leg, nung ating angle bar, is mangyayari, magkakaroon tayo ng T1 over 2 and T2 over 2. Ganun ang mangyayari. Okay? So, paano ba to? Kasi may times na ganito siya. Ayan. Okay?
Ang sabi rito, para daw makuha natin tong ano na to, G, okay, or gauge. Kasi di ba, tinupi natin siya ng ganyan para maging ano siya, plate. Okay, di ba, ganito yan. Kinukuha natin yung ano, median line. So ngayon, itong gauge na to is ito. Tugan natin. Magmula rito sa center ng hole hanggang dito. Yan. So ito ngayon yung G. So paano natin makukuha yung G na yan? So makukuha natin yan kasi ano yan, median line. So ibig sabihin, itong 3 inches na to ay mamaminusan ng kalahati. So i-zoom natin. Para kitang-kita talaga natin. Okay? Sige, zoom pa. Okay. Ayan. Okay, ulitin natin. So, itong distance na to is makukuha natin by what? By 3 inches then minus nung kalahati na to. Okay? That is the one half of the thickness. Okay? Thickness nitong member na to. Eh, what if yung thickness ito is T1, then ito naman is T2. O, di ba magkaiba? Ang mangyayari, yung ating G, okay? Yung ating G is equivalent to 3 inches, then minus T1 over 2. Yan. Then, para makuha naman itong ano na to, distance na to, that is 2 inches, then minus T2 over 2. So now, if T1 is equivalent to T2, ang mangyayari sa equation natin is G is equivalent to, kasi equal to, di ba? So, para sa masulat negative, ibig sabihin, mag-a-add lang sila. So, T1, T2 equal lang yan. So, 1 half plus 1 half is 1.0. So, ibig sabihin, 3 plus 2, then minus T1. Okay? Ito yung ano, yung nasa code natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, applicable lamang if T1 and T2 are equal or constant thickness. Okay? Kaya huwag kayong ano, mag-assume na laging ano, equal ang thickness. Okay? So, tingnan ninyo kung ano yung kinukuha nga ba natin na distance. Kasi ang kinukuha natin na distance dyan is yung median line. Okay, ito. So, yun yung gauge. Okay? Next, kumari, ito naman. G1 and then G2. So, straight lang din ulit natin. Tapos, ito, TW. So, thickness ng web. Then, ito naman is thickness ng flange. Okay? So, thickness ng flange. So, mangyari, ito yung ating distance gauge. So, gauge is equivalent to, okay, yung G, okay, then minus yung thickness ng web, ng nakalahati, okay? So that is TW over 2. Then plus G 1, okay? Then minus thickness ng flange over 2. So huwag niyo kakalimutan yung process na pagkuha ng gauge distance na ganito, okay? Then ito naman. Ayan. So paano to? So i-zoom natin. Okay, ayan. So, ang kukunin kasi natin dito na distance na gauge is ito. Ayan, so paano yan? Ito lang yan. Okay? Tapos, ito. Okay? So, yung G na to is yung total distance ng dalawang holes. So, ang kukunin natin dito is ito. Okay? Na kung saan, ang distance na to is G over 2. Kakalahatiin mo lang to eh, hindi ba? Ayan. Tapos, yung G1 na to is buo na to eh. Okay, buo yan hanggang dito. Pero syempre, ang gusto natin kunin is hanggang dyan lang. So, ibig sabihin, let's say, this is TF, yung thickness ng flange. So, ibig sabihin, yung ating G is equivalent to G over 2. Okay? Then, plus G1. Then, i-minus natin yung kalahati ng TF. Okay, ito. Ma-minus natin. Yan. So, TF over 2. Okay? And lang siya. Kaya yung ano, sa area determination natin sa chapter 1 ba? Nakalimutan ko na kung saan. Okay? Chapter 1 ba o chapter... Alam ko chapter 1 yan eh. Okay? Yung area determination natin doon is dito natin magagamit.
Okay, kasi doon sa mga problems natin sa simple connection, ang ginawa lang natin is ano eh, by area, okay, or by ano, by leg. So mas madali 'yon. Pero dito kasi kakailangan natin na or makuha yung gauge distance natin. Kasi 'di ba sa equation natin, yung ating s squared over 4g is ina-add natin sa width cross, tapos lahat ng diameter is mina-minus natin. Okay, and of course, sabi rito, all possible failure path must be considered. So, for example, ito, marami kasi tayong ano, failure path. Syempre, una, sa yielding. Hindi naman mawawala yan eh, hindi ba? Then, yung pangalawang failure, ano ba? Fracture failure. Pero dito, hindi na lang siya basta straight na lang. So, magkakaroon tayo ng staggered. Okay? So, dito, possible na mag-fail. Wait lang ha. Let's say this is failure path A. And then, this is failure path B. Ayan, straight muna. Sabihin natin, ganyan siya. And then, ito naman is failure path C. Ayan. Kaya, possible yan. Ano pa ba? Ayan na siya. Okay, so yan yung ano, tatlong possible failure path dito. Hindi nyo kasi pwedeng ano eh, gawin na ganito. Okay, yan. Hindi pa pwede. Kasi parang sinabi nyo na rin na sumama itong dalawang bolt na to dun sa pag, ano, pagtapyas ng member. So, ibig sabihin, nag-fail yung bolt. Ibig sabihin, yung ating P is madi-divide lamang sa 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolts. Okay? Sila lamang yung nagdala dun sa ating ano, P. Hindi yung ito. So, ibig sabihin, mababawasan yung P. Kasi sinabi mo na mahina yung dalawang ano eh. Yung dalawang bolts. Though, pwede rin itong mangyari. Okay? Pero iba pang ano to, consideration. So, as of now, huwag mo natin i-consider itong ganito. Kasi nga, parang imposible naman na matapyas ng ganito yung ating member since meron pa naman dalawang bolt dito na nagbubuhat dun sa ating member. Okay? Or nakikerry dun sa ating member. Next, dito naman. Okay? So, dito ang failure path is itong mga to. Ayan. Okay? So, this is failure path A. And then, pwede rin to actually, ayan. Okay, ito. Failure path B. And of course, ito naman yung sa yielding natin, di ba? Okay. Ano pa ba? Okay, wala na. Ito lang yung possible dito. Next. Of course, sa yielding. Failure path A. Then, this is failure path B. Okay. Tapos, ano pa ba? Okay, wala na. Kasi hindi mo naman pwedeng mapaabot yan dito. So, ibig sabihin nun, nag-fail na to, di ba? Hindi rin naman pwedeng dito, nag-fail na to kapag ganun. Okay, so, ito lang yung dalawang failure path na present sa type of staggered connection na ito. So, ganun ang gagawin natin. All possible failure path must be considered. Then, check natin kung sino yung may pinakamaliit na net area para sa fracture area, then yun na yung mag-govern and yun yung gagamitin natin na net area para dun sa failure na yun. Okay? So, ganyan lamang yung ano, staggered connection. I hope natutunan nyo ulit yung ating discussion dito kasi meron na kaming discussion ito nung ano, year 2019 pero medyo ano, hindi pa ako satisfied sa discussion namin dun kaya inulit namin siya. Ayan, then nilinaw na talaga namin lahat ng discussion, pati itong mga gauge distances na to. Kasi noong 2019, wala kaming discussion na ganun. Okay, so at least itong updated discussion na to is mas makatulong sa inyong lahat sa pagre-review niyo sa board exam and at the same time, pagre-review niyo during undergrad, during your undergrad study. Okay, so this is the introduction for Chapter 3, Tension Member Staggered Connection. So thank you for watching. Bye!